Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawahan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahan. Loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawakan, mamahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, pinaaalalahanan tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Wala nang ibang hihigit na tanda. Tanda ng pagtupad ng pangako ng kaligtasan. Tanda ng panawagan sa pagbabalik loob at pagsunod. Kundi siya. Naway basahin natin, unawain natin ang ating mga buhay at mga pangyayari sa ating buhay ayon sa mga ginawa, ayon sa mga ninanais at ayon sa pag-asa ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod
sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong matakos, halina't magbalik loob sa magpapatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus,
Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tumatalima ba tayo sa mga panawagan ng ating Poong Hesus Nazareno? Ang ating mabuting balita ngayon ay tungkol sa paghihingi o ang tugon ng ating Poong Hesus Nazareno sa mga taong humihingi ng tanda. No? Bago ang pagbasang ito, lumapit sa kanya mga Pariseo, may mga lumapit din sa kanyang mga tagasunod ng ni Juan Bautista at ng iba pang mga tanyag na taong nangangaral noon. Bigyan niyo po kami ng tanda na ikaw nga ang ipinadala ng Diyos, na ikaw nga ang Mesiyas. Isang katakatakang pagtatanong sapagkat bago pa man ito, nangangaral na si Jesus, nagpapagaling na siya ng mga tao, may mga tagasunod na siya. Kaya nakapagtataka kasi, ano pa bang tanda ang hihingin ninyo? O kaya nasabi niya, napakasama ng lahing ito. Hindi dahil naghahanap sila ng tanda, pero kasi meron na. Ayaw lang nilang paniwalaan kasi hindi pasok sa kanilang iniisip. Siguro yung mga Pariseo, sila ang unang hihirangin. Dahil kayo'y sumusunod sa batas, kayo ang pinakamahalagang tao sa bagong kahariang ito. Eh hindi. Kasi ang nauna sa ating poon, ang mga may sakit, ang mga nais magbago, ang mga nais magbalik loob, ang mga nangangailangan. Kung sino pa yung itinaboy ng mga nasa kapangyarihan, iniaangat ng ating mahal na poon. Sinaakala nila yung pagsunod sa batas ni Moises ang pangunahin. Pero ang sabi ng poon, hindi yung detalye ng mga batas. Ang siyang diwa ng batas, ang siyang pinakamahalaga. Ang mga nagmamahal sa Diyos na ipinakikita ito sa pagmamahal sa kapwa. Meron na. Nandyan na. Ayaw lang nilang maniwala. At ipinakikita ito sa atin, ipinahahayag ito sa atin ngayon dahil isa itong panawagan, isang paalala na wala na tayong ibang tanda. Wala nang ibang dahilan para magpakabuti, wala nang ibang dahilan para magbago sapagkat naririyan na ang Poong Hesus Nazareno. Siya lang sapat na. No? At kahit papano, paalala din ito sa atin dahil alam nyo tayo, mahilig tayong maghanap ng mga tanda. Ano? No? Siguro, bago kayo pumunta rito,
May mga talagang siguro, may mga inaasahan tayo, no? Na minsan, kalokohan yung mga tandang hinahanap natin. No? O pag ako hindi nakasakay sa unang jeep, ibig sabihin, walang panganib na mangyayari sa akin. O pag si Father Earl ang nagmisa ng alas 10, ibig sabihin, matatanggap ko yung bonus ko mamaya. Eh, buti ho, kung ako ang boss ninyo, no? Mga ganong klaseng tanda. Na minsan, yun na lang ang hinahanap natin, hindi na natin pinagsusumikapan yung mga bagay na dapat natin pagsumikapan. No? Hahanap tayo ng mga tanda, pero nakaasa yung buhay natin sa mga tanda na yun. Pero ang paalala ng ating pong Jesus Nazareno, wala nang ibang tanda. Kung maghahanap ka pa ng ibang dahilan para magpakabuti, bakit pa? Andyan na. Kung maghahanap ka pa ng ibang biyaya o ibang tanda para may matanggap na dagdag na biyaya, bakit pa? Andyan na. Ang tawag sa atin ng puon sa araw na ito, isang pananampalatayang may buong pagtitiwala. May tanda man o wala, may senyales man o wala, wala nang ibang dahilan na magtiwala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, pagdaanan ng mga problema natin, pagsumikapan ng mga mabuting bagay, kung hindi Siya. At yung ganong pagtitiwala ang hingin natin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Isang pagtitiwalang may pagsusumikap. Isang pagtitiwalang may pagsubok at paglagpas na sa kabila ng mga problema, yung mabuti pa rin ang gagawin. May pagtitiwala na kahit hindi lumabas, hindi mangyari yung ating aking kalooban, naniniwala pa rin na ang kalooban ng Diyos ay nakahihigit pa at mas nakabubuti pa sa inaasahan natin. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano pa ba ang mga kailangan kong ipagkatiwala sa Diyos? At ano pa rin ang mga kailangan ko pang pagsumikapan? Na hindi na nangangailangan ng dahilan, kundi ang ating poong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Natuklasan ni Jonas na hindi maaaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral sa mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin.
Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng naglilingkod sa ating bayan na nagiging tanda ng pag-asa ng Diyos at pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin, ibinigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak. Kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig dahan, tahang ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hilihin. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hilihin. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Balik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Oh, nagbabalik loob ako. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na ikadalawa po ng Marso, araw po ng Huwebes, bukas po ito, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan po lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, paalala lamang na pag tayo po ay nagdiriwang ng mga banal na sakramento, nagdarasalan, nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, ay kinakailangan pong maayos na nakasuot ang ating mga face mask. No? Sigurado yung natatakpan ng maayos ang ilong at bibig at hindi po tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, nilulwalhati, kanaan.